few years back when I tried this very simple chocolate moist cake. Since napakasimple niya, it was cut into squares, frosted with chocolate icing, and then topped with chocolate chips. Pero hindi ko kasi ma-recall kung ano yung pangalan ng bake shop or ng store kung saan ko to na-try. Kaya naman today, we are very lucky since nag-crave ako ng chocolate cake na yun. So magbe-bake ako ng aking version of that chocolate moist cake. Welcome back to my YouTube channel, mga kasandok at mga kasyanse. This is Chef Eron, ang yung chaperon sa kusina. Tara, mag-bake tayo! Baka any one of you, my viewers, kung nakakakilala or natatandaan nyo yung chocolate cake na binabanggit ko, pwede po kayong mag-comment para malaman ko din kung tama ba yung nasa sa isip ko or baka meron kayong ibang idea pa. Before I start, huwag nyo po munang kalimutan to like, subscribe, and share to my YouTube channel, and please don't forget also to hit that bell updates para sa mga bagong recipes na ituturo ko sa inyo. Let's start here with my chocolate cake premix. So this premix is composed of flour, cocoa powder, baking soda, and salt. So pinag-sift ko lang sila together until maging equally distributed na lahat ng mga dry ingredients natin. Katulad ng aking chocolate crinkles na ginawa ko nung nakaraang recipe, kung natatandaan nyo, nag-premix din ako, which is lahat ng mga dry ingredients ay pinagsama-sama ko lang. Pagkatapos, pwede rin siyang store in a Ziploc plastic, lagyan ng label, para meron po kayong indication or alam nyo kung kailan nyo po siya nagawa. Okay? So kapag ka gumagawa naman kayo ng premix, lagi nyo pong tatandaan yung law. Okay, sa paggawa ng premix o yung pinaka kailangan natin tandaan, which is FIFO. Ibig sabihin, first in, first out. So pag sinabing first in, first out, kung ano yung unang na premix nyo, yun munang unang dapat nyong gagamitin. Okay? So para of course, baka magamit nyo yung bago, sayang naman yung mga medyo luma na. So iset aside muna natin to, and then imimix natin the rest of the ingredients. For our liquid ingredients, kasama dito ang sugar. Kasi importante sa sugar is ma-dissolve siya. Okay? Ma-dissolve siya na mabuti para walang mga granules. Here I have vegetable oil. Evaporated milk. By the way, for the sugar, you can combine white sugar and light brown sugar together, or you can use 100% na light brown sugar lang, okay? Kasi sa panahon ngayon, alam nyo naman yung mga ingredients ng baking medyo costly, medyo mahal na rin. So that's why ang light brown sugar o yung tinatawag natin na washed sugar na nabibili sa groceries, pwede nyo po siyang gamitin as a substitute for white sugar in an equal amount. Next, we have fresh eggs. For evaporated milk naman, kung meron po kayong fresh milk, you can use fresh milk. I have here 2 eggs. So we're going to combine this. And mix until maging smooth and almost wala ng granules ng sugar. And last, for our liquid ingredients, I have here warm water. So si warm water will help our liquid ingredients para ma-blend well together. Okay? So especially for the sugar, para ma-dissolve niya yan agad. Kasi pag gumagawa kayo ng cake, so continuously mixing, kapag ka-add nyo na yung dry ingredients, especially flour, so nade-develop kasi yung kanyang certain texture, okay, na nakakapag-form ng kanyang gluten. So kapag ka medyo naging
overmix ang paghahalo nyo ng cake, what will happen to the gluten na present sa flour? It will affect the texture of your cake. Minsan dry, okay? Minsan doon nyo na-experience na bakit nagka-crack yung top part ng aking cake? And then, bakit medyo matigas or dry yung cake sa loob? That is because of the gluten. Masyado siyang na-overmix. Mas maiintindihan nyo yan kapag ka nagbe-bake na kayo ng tinapay. Yung term na gluten is responsible for the protein content ng flour. And since gumamit tayo ng all-purpose flour, that's why merong certain percentage ng gluten present. Okay? So kapag ka-smooth na yung texture ng ating mixture, sugar granules are dissolved, this is done. What we're going to do now is we're going to transfer yung ating liquid ingredients dun sa ating dry ingredients. And then we're going to mix until smooth. Kapag ka medyo madaming batch na ng recipe ang gagawin nyo, you can use a mixer. But for now, since isang recipe lang naman ang gagawin natin, pwede ng hand mix lang to. So kapag ka naging smooth na yung mixture ng ating chocolate cake, katulad nito, okay, yung make sure na meron na kayo na prepare na pan. I have here my pan, which is 9 by 13 by 3, which is grease and lined, okay, with parchment paper. So yun yung gagawin natin. And then make sure na nakapag-preheat na rin kayo ng oven, 350 degrees Fahrenheit, okay, or better, 325 degrees Fahrenheit. Pero medyo mas matagal na baking time kapag mas mababa yung oven temperature. Now, here's the deal. Since very basic lang yung ingredients na meron tayo, remember we have dry ingredients composed of all-purpose flour, cocoa powder, baking soda, and salt. And then while for the liquid ingredients, including sugar, oil, evaporated milk, water, at saka egg, okay? Ang option natin dito is pwede natin palawakin or mas ibabroad natin yung flavor ng ating chocolate moist cake. And since basic lang naman yung ituturo ko sa inyo, bibigyan ko na rin kayo ng option. 1 tablespoon of instant coffee powder katulad ng brand ng Nescafe or Blend 45. It's up to you. Basta importante is yung instant na coffee. Pwede kayong maglagay ng 1 tablespoon which dissolve into the warm water. Okay? So that is your first na option. Pwede nyo rin naman po siyang gawin. Pero kasi, kapag ka maganda na yung quality ng cocoa powder ninyo, you don't have to add coffee powder kasi masarap na rin naman yung cake nyo for sure kasi medyo maganda yung quality ng cocoa powder na gagamitin ninyo. It's the same as kapag ka nag-add kayo, let's say, 2 teaspoon of vanilla liquid or vanilla extract. Okay? Kapag ka maganda ang cocoa powder ninyo, no need na maglagay ng vanilla kasi the cocoa powder itself will help para mas maging malasa or mas maging masarap, of course, yung chocolate cake na gagawin ninyo. Okay. So, I have here and then itatransfer na natin siya dun sa ating rectangular pan. At least 3/4 full, okay? So, meron ako natira ng sobra, ng konti. So, ang gagawin ko dito is, pwede siyang gawin na loaf, pwede din siyang gawin na cupcakes, okay? So, hindi naman siya kailangan or necessary na dito lang siya sa rectangular pan. So, pwede siyang gawin, again, pwede siyang gawin loaf cake, round cake, or even cupcake, pwede rin gawin, or gawin yung mixture ng ating chocolate cake. So, for now, I have here my cake mixture. And then, ibibake natin to for about mga 45 minutes to 1 hour, okay? In a preheated oven, 325 to 350 degrees Fahrenheit or 170 to 177 degrees centigrade. While waiting for our chocolate cake, let's proceed with the chocolate fudge icing.
I have here flour, cocoa powder, and white sugar. So, pagsamahin muna natin itong mga dry ingredients, making sure na well incorporated and well blended lahat ng mga dry ingredients natin. So that's it. Next, I have here evaporated milk. And water. So haluin muna natin to until well combined. Make sure na walang lumps. Pero kung hindi maiiwasan, pwede naman natin siyang salain bago natin buksan ng apoy. And once maging smooth na yung mixture natin, pwede na natin i-switch on ang apoy. Actually, naka-switch on na rin yan. Okay. And then, sa mahinang apoy, lulutuin natin ang ating chocolate fudge icing with continuous stirring. So, para maiwasan natin na masunog, of course, yung nasa ilalim, and at the same time, okay, magkaroon ng lumps habang nagluluto tayo. So, mahinang apoy lang para smooth yung magiging finished product natin for the chocolate fudge icing. So, we have flour dahil yun ang tutulong para maging stable or para mas maging thick yung texture ng ating chocolate fudge icing. Ang option again, you can add vanilla if you wish to. Wala pong problema. But then again, kapag good quality cocoa powder naman ang gagamitin ninyo, no need to add vanilla. Pero kung gusto nyo mag-add, wala pong problema. Okay? So again, continuously until maging smooth and slightly thick yung texture ng ating chocolate fudge icing, lulutuin natin siya. At this point, ayan o, malapot na yung ating chocolate fudge icing. Pwede na tayo maglagay ng butter. So for the butter, it would be better kung salted butter ang gagamitin ninyo. Why? Kasi para mabalance natin yung sweetness ng ating chocolate fudge icing. So continuously lulutuin lang natin yan again sa mahinang apoy ha, hanggang sa mag-melt ang butter at maging smooth pa further ang ating chocolate fudge icing. Kasi pagka lumamig na to, for sure, mas magiging thicker pa yung kanyang texture. And then, pagkatapos nito, pwede nyo na siyang i-transfer sa isang container, okay? Sa isang mixing bowl, habang hinihintay natin na mabake ang ating chocolate moist cake. So, that's it. So, wala nang beat ng ano, ng butter. And then, the mixture is smooth and thick enough. So, ganun siya dapat. Ayan. Alright. After baking, about 5 to 10 minutes, palamigin nyo lang ng konti ang inyong cake. And then, baliktarin nyo na siya sa isang tray or sa isang chopping board na katulad nito na merong parchment paper din sa ilalim. And then, okay, pagka totally na malamig na yung cake nyo, pwede na natin siyang lagyan ng icing. Since yung recipe na ginawa ko kanina is 1.5 na recipe, so meron akong natira na mixture, kaya nilagay ko siya sa isang, or rather sa dalawang piraso ng loaf pan na katulad nito.
So, para makita nyo yung versatility ng recipe natin na hindi lang siya for this kind of rectangular pan, pwede rin din natin siyang gawin na again, cupcakes, round pan or round cakes, and then loaf cake katulad nito. For our icing, dun sa isang recipe natin, dalawang size ng 9x30 na cake yung pwede nating lagyan. So, yung ginawa natin kanina or yung naluto ko is good for dalawa. So, hahatiin ko lang siya sa, of course, sa dalawa. Yung kalahati is ilalagay ko dun sa surface ng aking cake. And then, using my offset spatula, spread ko lang yan. Dun sa natatandaan ko na cake na nabili ko before, nasa ibabaw lang yung kanyang icing. Wala siyang icing sa gilid. Kasi since maliit kasi yung cut niya, around mga 2 inches siguro yung cut niya. 2x2 na squares yung kanyang cut. Kung tutuusin nga, medyo mas madami pa to. Okay? Yung icing can be covered as or can be used sa tatlo pa yata. Medyo mas madami pa siya. Okay, so lalagyan lang natin siya na hindi masyadong makapal na icing sa ibabaw para hindi rin masyadong nakakaumay. And then we're going to spread it evenly. Katulad nito. Kung meron kayong cake comb, pwede kayong gumamit ng cake comb. Pero kung wala naman, no need. Gamitin nyo lang yung spatula nyo and then stroke your icing katulad nito. And then lilinisan natin yung sides. Making sure na lahat ng sides, especially yung mga corners ng cake ninyo, is meron din siyang icing, of course. Ito, kapalan lang natin ng konti. So, yung kapal ng icing niya, nakadepende sa inyo. I tasted the cake. It's not too sweet. I tasted the icing. It's also not too sweet. Now, since malapit na yung holiday season, pwede kayong gumawa or mag-isip ng mga toppings na po pwede nating ilagay. Okay? You can drizzle salted caramel. You can also use like combination ng white and dark chocolate chips on top. Pwede rin kayong maglagay ng toasted na chopped nuts. Tapos meron kayong mga mini marshmallows para meron kayong Rocky Road. Diba? Banana chips can be also used. So para sa isang box, kung 12 pieces man yung cut na yan, makikita nila yung iba't iba na itsura. Merong chocolate chips, merong mini marshmallow, merong mga toasted na nuts, merong drizzled ng caramel, diba? Merong chopped na cherries. So, yung versatility ng recipe natin is hindi siya nag-stop dito sa ganito lang na klase. Okay? So, ang importante kasi is magkaroon kayo ng innovative mind na makapag-isip kung ano yung pwedeng toppings sa po pwede nyong ilagay. In fact, even dun sa chocolate cake natin, pwede kayong mag-combine ng flavors. Ang chocolate cake naman kasi is very versatile, okay? Yung mga flavors na possible na po pwede nating i-blend from fruits to nuts, pwede siya mag-blend well siya talaga together. Like, example, diba? Orange, strawberry, hazelnut, okay, almonds, cherry, or even strawberry, pwede natin siyang i-combine na flavors dun sa chocolate cake mismo. Now, i-refrigerate muna natin tong cake natin para mas mag-set yung kanyang frosting. And then, pagka nag-set na yung frosting niya, ikakata natin siya into squares. Okay. So, after about mga 35 to 40 minutes, nag-set na yung ating chocolate icing. And then, I have here knife na isa-soak natin siya into hot water. And then making sure lang na tuyo ang knife ninyo. And then we're going to cut our cake. Lagyan lang natin siya ng mark. And then
into 3. Okay? So, that's it. And then, soak natin siya ulit. So, tumutulong kasi itong mainit na knife para mas maging maganda yung pagkakakat ng cake natin. And then, soak again. Making sure na malinis yung knife every cut na gagawin natin. And then dito naman, we're going to cut this into 4. And then each slice of your chocolate cake, ilalagay nyo siya sa isang liner, like sa muffin cups, okay? Nabibili natin sa mga ingredient stores. And then, lalagyan natin siya ng chocolate chips on top. Ganyan lang siya kasimple. Yung natatandaan ko, nare-recall ko na chocolate cake. Pakita ko sa inyo yung itsura niya, okay? Here. Tara! Okay? Very moist. Yun. Very moist. Tapos, makikita mo, oh. Very dark. Tapos, yung nasa ibabaw niya. Yummy na yummy. Okay? So, that will be our chocolate moist cake na version that I remember from my college days. So, bakit hindi nyo itry ito na gawin? Diba, pang negosyo? Alam nyo ba kung magkano ito pwedeng ibenta? For 1 dozen of sliced cake, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then another 12. So, 24 slices yung magagawa ninyo. And then, ang selling price nyo, you can sell that for 260 pesos for 12 slices of our chocolate moist cake. Ganyan lang siya kasimple. Okay? Importante, this coming holiday season, lagyan nyo ng kulay, lagyan nyo ng appearance, o mas pagandahin nyo pa yung presentation ng inyong chocolate moist cake. Tawagin nyo siya na chocolate moist cake slice, diba? Bakit hindi? And then kahit tapos na ang Pasko, pwede nyo pa rin magamit itong recipe na to sa iba't ibang klase pa ng mga cake. As a base cake for, let's say, your fondant, or for your money cake, or whatsoever, kung saan nyo pa siya pwede pang gamitin. So that's it, guys. I hope may natutunan naman po kayo ulit na bago. This has been Chef Iron, ang yung chaperon sa kusina. Tara, mag-bake tayo.